Magkababata si na Lola Jack at Lolo Poy. 8 taong gulang sila nang maging magkalaro. Madalas sila sa kakahuyan dahil gustong gusto nila ang paglalambitin sa mga puno. Nangunguha rin sila ng mga bunga kaya ng bayabas at aratilis. Madalas ay inaasar ni Poy si Jack. Binabato niya ito ng bunga at kaganti naman si Jack. Hindi ito magpapatalo pero sa huli ay tatakbo itong palayo na umiiyak. Kahit ganon, alam naman ni Poy kung paano niya susuyuin si Jack. Dadalhan lang niya ito ng isang piling na saging. Mahilig kasi ito sa saging kaya tinutukso niya itong unggoy. Tapos sasabihan naman siya nitong, "Ikaw naman mukhang unggoy." Habang kinakain na nito ang saging. Tapos magkakabati na ulit sila, maglalaro na ulit, mag-aaway na ulit. Ganun lang kasimple ang samahan nila. Kapag magkasama sila nag-iigib sa poso, ang madalas nilang topic ay nakakatakot, gaya ng aswang. Payabangan sila sa kwento ng kanika nilang lolo at lola tungkol sa mga aswang. Ayaw man ipahalata ni Poy, ay nahahalata pa rin Jack na natutuwag ito kapag humahaba na ang kwentuhan nila tungkol sa aswang. Kaya naman kinukulat niya ito. Tinatakot na kunwari ay may nakita siyang aswang na dumaan. Tapos si Poy ay magugulat naman at takot na magmamadali sa pag-iigib. May iwan si Jack na humahagalpak ng tawa. Sa paglipas ng panahon, naging binata at talaga na sina Jack at Poy. Hindi maiwasan na magkagustuhan sila dahil sila ang laging magkasama. Magkapitbahay at magkaibigan din kasi ang mga magulang nila. Maulan ang hapon na yon. Kapag ganoong umuulan, ay nagbabaha rin sa lugar nila. Nagpaanod ng papel na bangka si Poy papunta sa harap ng bahay ni na Jack. Tinampot iyon ng dalaga. Napangiti ng ubod tamis si Jack nang makita ang nakasulat doon. Ang nakasulat, "Kailan mo ba ako sasagutin?" Nagsulat din si Jack sa bangkang papel at itinaboy iyon patungo naman sa bahay ni na Poy. Excited ang binata na malaman kung ano ang isinulat ni Jack doon. Ngumiti ang puso niya nang mabasa iyon. "Ngayon na, sinasagot na kita." Sa sobrang tuwa ay napatalon-talon ang binata, ngunit bigla siyang na out of balance, kaya naman nahulog siya sa baha. Nakita iyon ni Jack, tawang-tawa sa itsura niya. Total, basa na rin lang ay lumangoy na si Poy patungo sa dalagang sinisinta. Nakipagkwentuhan siya rito habang nanginginig siya sa lamig. Hanggang isang umaga, nagising sila na ang bumungad sa kanila ay ang kahindik-hindik na pagmamatay ng ilan sa kanilang mga kababaryo. Wakwak ang dibdib at halos masaid ang dugo ng mga ito. Hinihinalang aswang ang may kagagawan. Dahil sa takot ay hindi na naglalabas ang mga tao lalo na sa gabi. Alam nilang ang pag-atake ng mga aswang ay posible pang masundan. Hindi naman lahat ay natakot, kabilang si Jack. Inaya niya si Poy sa kakahuyan. Ayaw sana ni Poy dahil natatakot siya. Mas tuwag kasi siya kaysa kay Jack pagdating sa mga kakatuwang nila lang gaya ng aswang. Pero pinilit siya nito. Naniniwala itong hindi naman aatake ang aswang sa umaga. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ng binata ay tinungo nila ang kakahuyan ng magkasama para maghanap ng herbal na halaman gagamitin gamot ang lola ni Jack. Pagdating nila sa kakahuyan, tinanong ni Jack si Poy na kung sakali bang biglang may dumating na aswang, ay hindi ba siya nito iiwan na ipagtatanggol siya nito? Nagdalawang isip man ay nagtaas pa rin ang kamay ang binata at buong yabang na sinabing, "Oo naman, ipagtatanggol niya ang nobya at hinding-hindi iiwan sa kamay ng aswang." Dahil doon ay napanatag si Jack. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, ay nakarinig sila ng pagkaluskos mula sa likod ng malagong halaman. Sabay silang napatingin doon at sabay ding napatili nang biglang lumabas mula roon ang isang babaeng aswang. Nakakatakot ang itsura nito. Sabog-sabog ang buhok na mukhang hindi sinuklay ng isang buwan, madungis ang damit at marumi rin ang mahabang kuko. Ang duwag na si Poy ay nakalimutan agad ang pangako niya kay Jack, mas piniling tumakbo palayo ng mag-isa. Nagulat man ang dalaga sa naging aksyon ng nobyo ay hindi siya nasiraan ng loob. Bago pa siya makagat ng aswang ay hinila na niya ang buhok nito at winagwag, pero naitulak siya nito kaya sumadsad siya sa lupa. Akmang kakalmutin siya nito ngunit inunahan na niya. Kinalmut niya ito at kinagat sa balikat. Natuklap niya ang makunat na balat nito at idinura. Halos matuwal siya. Muli na naman siyang aatakihin ng aswang.
Pero mabuti na lang at nahagip ng kamay niya ang bato sa isang tabi kahit ubod lakas na ipinokpok iyon sa mukha ng babaeng aswang nang paulit-ulit. Ang ending, natakot ang aswang sa kanya kaya't nagmamadali itong tumakas. Sa kabila ng pagbubunyi sa sarili dahil napatakbo niya ang aswang, ay nangibabaw naman ang galit ni Jack sa nobyong si Poy na iniwan siya sa gitna ng panganib. Sinumpa niyang pag nakita niya ito ay kakalbuhin niya ito sa galit at ipamumukha rito ang hindi nito pagtupad sa pangako sa kanya. Ngunit sa pagkabigla at pagtataka ni Jack ay hindi na nagpakita pa sa kanya si Poy. Nawala ito na maging ang mga magulang nito ay hindi ito natagpuan. Ganun na lang ang pagkadismaya ni Jack, naghalo ang galit at pag-aalala sa puso niya. Mabilis na nalagas ang mga dahon sa puno. Ang tangkay ng panahon ay lumipas na tila isang kisap matalang. Lola na si Jack kahit wala pa siyang apo, niwala nga siyang anak. Paano'y hindi naman siya nakapag-asawa? Ang puso niya ay naiwan sa nakaraan sa piling ng mga alaala nila ni Poy. Dala ang tungkod ay tinungo niya ang kakahuyan. Wala siyang pakay doon. Ang gusto lang niya ay maglibot, maglakad-lakad at balikan ang masasaya nilang alaala ni Poy. Kaso sa huli ay hindi niya maiwasan na mabalikan din sa isip ang huling alaala na yon na nagtulot ng pait sa puso niya nang iwan siya nito sa kamay ng aswang. Kaya't ang matamis na ngiti ay unti-unting napawi, napalitan ng pagkunot ng noo at pagsimangot. Nang mula sa kung saan ay biglang lumapag sa harapan niya ang isang matanda na ring babaeng aswang. Napaatras si Lola Jack. Tinanong siya ng aswang kung natatandaan ba niya ito. Ang ginawa niya sa mukha nito. Agad namang nanariwa sa isip ni Lola Jack ang babaeng aswang noon na pinukpok niya ng bato sa mukha. Nakita niya ang peklat na likha niyon sa mabagsik na mukha ng matandang babae. Humakbang palapit sa kanya ang aswang habang sinasabi na ngayong matanda na sila pareho ay natitiyak nitong wala na siyang laban sa kanya dahil ang mga tao ay humihina sa pagtanda habang sila raw ng mga aswang ay lalo pang lumalakas. Hindi naman nagpasindak si Lola Jack, iniamba niya ang tungkod niya sa matandang aswang at sinabi na hindi raw siya humina. Ang totoo ay nagkaroon pa nga siya ng karagdagang lakas dahil meron siyang magic tungkod. May kakayahan daw itong pumatay ng aswang sa isang iglap lang kaya malakas ang loob niyang maglakad mag-isa sa kakahuyan. Ang matandang aswang naman ang napaatras. Tila naniwala sa sinabi ni Lola Jack na ang totoo ay inimbento lang nito para takutin ang aswang. Anyong natakot ang aswang, ngunit hinamon nito si Lola Jack na subukan ang kapangyarihan ng magic tungkod nito. Malakas ang loob na humakbang pasulong si Lola Jack, itinaas ang tungkod at nagwika ng ibang lingwahe na hindi naiintindihan ng aswang. Nang bigla may umagaw ng tungkod niya, isang matandang lalaking aswang, ang asawa ng matandang babaeng aswang. Dahil sa pagdating nito, ay tumapang na ulit ang huli. Inutusan niya ang asawa na sirain din ang mukha ni Lola Jack tulad ng ginawa nito sa kanya dati. Ang gusto ng babaeng aswang ay baturin ang gamiting pangwasak sa mukha nito. Napalunok sa takot si Lola Jack pero nakaisip siya ng paraan. Sinabi niya sa mag-asawang aswang na wala roon ang bato na ginamit niya noon kundi nasa banda pa roon sa kabilang panig ng kakahuyan. Sabay na napatingin ang mga aswang sa itinuro niyang direksyon at sa kanya dinampot ang tungkod at binirahan ng pagtakbo. Dahil matanda na ay hindi na ganong kabilis tumakbo si Lola Jack, di gaya ng matatandang aswang na nangulubot lang ang balat ngunit ang lakas nila ay tulad pa rin ng kanilang kabataan. Nadapa si Lola Jack, hingal na siya na pakiramdam niya ay mapupugto na ang hininga niya. Nakita niyang malapit na sa kanya ang mag-asawang aswang, aatakihin na lang siya ng mga ito nang biglang humarang sa daraanan nila ang isa pang matandang lalaki. Pinalaan ito ang mga aswang na sa oras na magaskasan man lang ang balat ng pinakamamahal niyang babae ay mananagot sila sa kanya. Tila natakot naman ang dalawa, magkasunod na umatras at tuluyang lumayo. Pagharap ng matandang lalaki ay napanganga si Lola Jack. Si Lolo Poy, tinulungan siya nitong makatayo ngunit nang makatayo na siya ay sa kanya ito pinaghahampas ng dalawang kamay niya. Sinumbatan niya ito sa pag-iwan sa kanya at lalo sa hindi na pagpapakita.
Inabot na ng paglubog ng araw ang paglilita niya ni Lola Jack sa dating nobyo. Tapos ka na ba? Tanong ni Lola Poy. Baka naman daw pwedeng siya naman ang magpaliwanag. Nanahimik si Lola Jack, ngunit binalaan si Lola Poy na kapag hindi na paglubag ang loob niya ng paliwanag nito, ay matitikman nito ang tibay ng tungkod niya. Ani Lola Poy, nung araw na napatakbo siya sa takot, ay hinarang naman siya ng lalaking aswang. Nagmakaawa siya na huwag siyang patayin. Hindi nga siya nito pinatay, ngunit ipinabuka naman ito ang bibig niya at tinuluan ang laway nito. Isang paraan para maging katulad nila. Nagkandaduwal daw siya. At mantik na rin niyang wakasan ang sariling buhay. Nang unang beses na naramdaman niya ang pagiging aswang, nagpakalayo-layo siya. Ang laman ng puso niya noong mga panahon na yun ay puro negatibo. Galit sa kaduwagan niya, galit sa mga aswang, takot, hiya, at pag-aalala kay Lola Jack. Hindi siya kailanman tumikiman lang ng tao hanggang sa maramdaman niya ang labis na panghihina at nawalan na lang siya ng malay sa gubat kung saan siya natagpuan ng isang albularyo. Kinupkup siya nito at nang malaman ang nangyari sa kanya ay tinulungan siya, ngunit hindi naging madali ang gamutan para makabalik siya sa normal. Unti-unti lang ang naging epekto ng bawat orasyon at mga gamot nito na ipinaiinom sa kanya araw-araw. Kaya pinili na lang niyang mamuhay kasama nito sa bundok. Inabot na nga siya ng pagtanda. Nung mga panahon din daw na yon, ay palagi siyang ginugulo ng mag-asawang aswang. Gusto siyang makuha, ngunit takot naman ang mga ito sa albularyong may pangontra laban sa kanila. Ang albularyong tinutukoy niya ay yumaon na. Inaral niya ang mga ginagawa nito at siya na rin mismo ang nakapagpagaling sa sarili niya. Hindi na raw siya nagkikrape sa laman ng tao. Hindi na rin siya kumakain ng hilaw na hayop, kundi normal na pagkain na ng tao ang kinakain niya. Sinubukan niyang bumalik sa dating buhay. Ngunit nang malamang yumao na rin ang mga magulang niya, ay nakaramdam siya ng labis na depresyon at muling nagtago sa bundok. Lumuhod si Lola Poy sa harap ni Lola Jack at hiningi ang pagpapatawad nito. Inis namang itinulak lang siya ni Lola Jack at sinabi, dapat daw ay hindi ito lumayo. Dapat ay sinabi nito sa kanya at sa mga magulang ang nangyari. Nang sa gayon ay natulungan nila o nadamayan man lang sa mga pagkakataon na kailangan nito ng kasama. Dahil sa maling desisyon nito ay nagtusa siya higit ang mga magulang nito. Pare-pareho silang nagtusa sa kalungkutan sa loob ng mahabang panahon. Tumayo si Lola Poy at kinuha ang kamay ni Lola Jack. Ayaw lang daw niya na madamay pa ito o ang pamilya niya. Kaya sinarili na lang niya ang problema. Sobrang hirap daw ng pinagdaanan niya sa pagiging aswang at ayaw niyang makita nila yon. Galit pa rin sinabi ni Lola Jack na sa ginawa nito ay nadamay ang buong buhay niya dahil buong buhay niya ay wala siyang ginawa kundi ang balikan ang masasaya nilang alaala. Dahil doon lang siya naging masaya sa panahon lang na magkasama sila. Tinalikuran na ni Lola Jack si Lola Poy. Hinabol siya nito at sinabi, nagtanim daw ito ng maraming puno ng saging sa harap at likod ng kubo nito dahil ito ang nagpapaalala sa kanya ng masaya nilang kahapon ni Lola Jack. Dahil doon ay natigilan si Lola Jack. Saglit na nag-isip. Ilang saglit pa ay sinabi niyang pinapatawad na niya si Lola Poy at gusto niyang isama siya nito sa kubo nang sa gayon ay makita niya ang mga puno ng saging na ipinagmamalaki nito. Piro ni Lola Poy. Unggoy ka talaga, sagot naman ni Lola Jack. Ikaw naman mukhang unggoy. Sandaling panahon na lang ang ilalagay nila sa mundo dahil sila ay matatanda na. Subalit tumaan man sa pagsubok, nagkaroon man ng maling desisyon, mapalad silang nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon na maituwid iyon sa ngalan ng pag-ibig.